Scorpio, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At sisilip tayo sa 2025. We will see what's coming to you ngayong 2025. So, ito ay isang overview. Yes. So, meron pa rin naman kayong annual reading for 2025. Abangan nyo yan sa December. But for now, silip muna tayo. Ano yung energies na parating? If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see. Scorpio, what's coming to Scorpio 2025? You have the sixth house, Pluto, in Pisces. Wow. Okay, so sixth house is your health, no, yung kalusugan. So, maaring may mga babaguhin kayong mga habits pagdating sa kalusugan ninyo. So, you will be focused more on pagiging healthy, pagkakaroon ng healthier lifestyle, pag-exercise, ganyan. And I also see you na mas magiging creative ka rin kasi ang sixth house is also about crafting and Pisces energy is connected sa iyong imagination, sa iyong artistic side. So you might venture a business, pwedeng business or isang project ngayong 2025 na kung saan gagamitin mo ang iyong abilidad, yung iyong talento, yung skill set mo. Okay? And Pluto here is a very powerful planet, no? Very powerful energy, which is also in alignment to your energy because ang ruler ng Scorpio is Pluto. So Pluto is the planet of transformation, change, rebirth. So, para ano to, i-reinvent mo yung sarili mo, especially on your health. And also, marami kang mga babaguhin sa iyong day-to-day routine. So, pwedeng ikaw ay marirealize mo what is not working for you and what works for you. So, kung ano yung nag-work for you, yun yung ipagpapatuloy mo. At if it doesn't work anymore sa iyong, kumbaga hindi na in alignment sa iyo, ang mga nakagawian mo, babaguhin mo yun. Mm-mm. So, let's see what else, Scorpio. Okay, you have transits, climate. So, ito yung mga pagbabago na mangyayari sa inyo ngayong 2025. I feel like may mga times na hindi ka magiging bukas sa pagbabago na parang alam mo yung nag-hold on ka pa doon sa past, which is maaring magbigay sa'yo ng frustration kasi you're about to transform eh. Merong major change na kailangan mangyari sa buhay mo. Pero you're still holding on to something na that is now longer serving your highest good. So pwede yung relationship or a habit, unhealthy habit na kailangan mo na i-let go para ma-embrace mo ang brand new you. Mm-hmm. You also have opposition, confrontation. So, merong mga tension around you. Pwedeng may mga taong kontra sa mga plano mo, sa mga gusto mong gawin. And it may create conflict with someone. So, pwede rin, alam mo yung may mga gusto kang gawin, pero pwedeng sarili mo rin yung pumipigil sa iyo na gawin 'yon dahil sa takot or dahil sa hindi ka ganoon ka confident sa sarili mo. So it's time for you to make some changes, Scorpio, kasi diyan ka makakaranas ng mga bagong experiences. Minsan pag feeling mo stagnant ka na, feeling stuck ka na, wala nang nagbabago sa buhay mo, then you have to be that change, okay? Also have Moon, which is about your perception. This is your emotions. This is your instinct, your intuition. I think mas magiging
connected ka sa iyong higher self, sa iyong instinct, may mga pagkakataon lang na hindi mo papansinin yung instinct mo kasi parang yung iba, ang tingin nila hindi siya practical gawin, pero ang sinasabi ng instinct mo is to do it. So, ito yung time na kailangan mong mas magtiwala sa iyong intuition. Kasi yan yung pinaka-guide mo on which direction or path to take. I see you starting something. Pwedeng, may new beginnings dito. Kasi merong paulit-ulit na number. So, may number 10 and number 1 and number 8. Tapos 555. So, 5 in numerology is about change. Oo, kailangan may magbago. Yung nakagawian ay magbabago. Let's see what else, Scorpio. You have the 5 of Pentacles. So, pwedeng struggle ito when it comes to your finances, your resources. Oo, kaya dito masusubukan kung paano ka mas magiging creative in making money, in opening mga bagong sources of income. Kasi pwedeng mag-struggle ka sa finances or trabaho mo, or pwedeng nandun ka sa trabaho na kailangan mo na talagang iwanan dahil pwedeng stressful na sa'yo or toxic na yung environment. Pero yung iba nagtitiis pa rin. So, parang hanggang kailan kayo magtitiis, di ba? So, it's time for you to embrace change. You have the Page of Cups. This is about your imagination, your creativity. So, tapping into your creativity will really help you experience fun in your life ngayong 2025. So, I think mas magbibigay ka rin ng attention sa mga bagong experiences, na kung saan you want to experience yung parang fun moments, and at the same time, mas nadidiscover mo rin yung sarili mo. You have the Ten of Swords, or endings. Anything that is no longer serving your highest good, something that is stressing you out, matatapos na to. Kumbaga, medyo mahirap lang yung proseso ng pagtatapos. But at least, matatapos na yung gulo, matatapos na yung stress, matatapos na kung ano man yung dapat mong i-close na chapter sa buhay mo. Oh my God, oh judgment. It's time for a rebirth, Scorpio. It's time for a new you. You are awakening. Marami ka ng realizations about your life, about what you should let go of, and ano yung dapat mo nang i-embrace. Let's see, sa money, career, finances. Perfectionism may cause delays on your projects and finances. Overcome your fear or of failure to get ahead. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na maaring mga nagiging limitations nyo. Na minsan kalaban nyo yung sarili nyo dahil natatakot kayo sa mga unfamiliar na situation or mga bagong bagay na susubukan nyo. Sa love life, okay, meron ditong patience. So, patience, sabi nga nila, patience is a virtue. So, if you are in a relationship, I think mas magiging patient ka sa person mo, sa karelasyon mo. If you are single, pwede rin mas magiging patient ka sa paghihintay ng person. Meron kasi rito ang afraid ng commitment. So, pwedeng ikaw, takot ka sa mga commitment, kaya nahihirapan ka rin na makahanap ng partner. I feel like you will meet someone like a best friend or someone like a soul family or soulmate mo ngayong 2025. This person will help you na parang may inspire ka sa taong to. Kumbaga siya yung magbibigay sa'yo ng inspiration to achieve your goals and your dreams. And definitely there is growth in your life. Meron ding good health dito. So, if you're going to focus on kalusugan mo, no, kung yan yung magiging focus mo ngayong 2025,
makikita mo yung magandang resulta nito sa sarili mo, sa katawan mo. Protest. Start a revolution. If there is something na hindi mo gusto or parang meron kang gustong ipaglaban, I think ngayong 2025, mas magiging malakas ang loob mo na ipaglaban, to stand up for your right, to stand up for yourself, na hindi mo nahahayaan na ikaw ay diktahan ng ibang tao. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye.